for the vlog and share stories, alam mo ba na, no? Na dumating sa puntong masama ako magalit, grabe. Lalo tungkol sa gamit. Kasi ang hirap ko ipundar yung gamit ko. Mountain bike ko, inutang ko pa yan. Tapos, siyempre, ingat-ingat ako din kahit na nadudumihan yan, hindi ko nalilinis. Yung mga notebook ko, yung mga libro ko, inipong-ipo ko yan. Kaya yung natuto ako mag-vlog, kasi pag binablog ko yung gamit ko, para bang ano, ay okay na, nablog ko na siya. Kaya yung mga libro ko, yung mga songbox ko, tagal ko yung inipon yun, yung mga favorite music ko, yung mga photo ko, yung mga damit ko, bumibili lang ako sa Huayukay, yung mga gamit ko sa pagiging computer technician ko, yung mga laruan ko, kasi ako mahilig din ako sa laruan, mahilig ako sa Lego, yung mga collection din ako, yung mga lumang barya, na ano na, paubos na, paubos eh. Tapos may mga, ano pa ba ako, yung mga, tawag dito, yung books, unan, punching bag, mga ano, mga inipo ko din gamit. And then, pag naman nagbigay ako, talagang todo talagang bigay, kasi mabait din naman talaga ako, marunong ako makaalala, lalo't meron ako nakitang katangian na dapat kitang bigyan. And pag sa pagkain, di rin naman ako madamot, pero matawa ako sa pagkain kasi sabansawa na nga sa akin yung may-ari ng shop kung saan ako nakikitulog, nakikikain, nakikiwifi. Pero ako naman, sa kapatid at saka sa ano ko, mabait din naman talaga ako. Yun, yung bagang ano, hindi mo lang mahuli yung ugali. And then, ayoko lang talaga nung pag nanakawan ako ng gamit. Kaya, ano, medyo talagang ano, mas pag high blood din talaga ako, maniwala ka sa akin. Tsaka, yun, nung nagalit, maraming beses na rin ako nagalit eh. Nung nagalit ako, nagkaroon ako ng, ano, nung basta sa gamit, o kaya, yung selos, yun, isa din yun. Nagselos ako, dahil siyempre, mahal na mahal ko yung babaeng ibinahay ko, tapos nagselos ako ng matindi. Talagang sobrang tapang ko nun, hindi mo talaga ako mapipigilan. Talagang nag-incredible ako nun. Sobrang tapang na tapang ko. Nag-away din kami ng kapatid ko. Ano ako, mahina naman ako sa suntukan. Pero madaya siya. Basta sa ibang tao din, sa kapatid. Marami din ako mga pinag-anohan. Pero yung tapang ko, mas matindi ang tapang ko kapag may nawalang gamit sa akin. Kasi natuto ako magpadlock ng gamit ko kasi ayoko na nanakawan ako. Talagang susubsugin ko talaga kahit gano'ng kalaki ang katawan mo, kaya ka tan, ano yan, kaya ka tan, ano, hindi mo ako kayang tibagin. Hindi mo ako matatalo. Kasi ano yun eh. Pero kung bawa naman, ako yung hinahaman sa tuwan, medyo, ano lang ako yan, tamemay lang ako yan. Kasi hindi naman ako mahilig sa pakipag-away. Mas di talaga, ano, nung nagalit din ako, siyempre yung anak ko na ano binubuli, galit-galit ako talaga diyan. Sa iyo ko ginagaling mo anak ko, ganun. May pag ano ako, may paglaban ako. Tapos ano pa, yung ano pa. Marami din siguro na kung ano, baka di ko pa lang nababanggit yung iba, pero mostly din lang talaga ako nagkakaroon ng matinding galit sa gamit. Kaya natuto ako magpadlock ng gamit ko. Ayoko na ibang gumagalaw kasi ayoko na mayroong magtitiktok ng damit ko. Gusto ko ako lang. Kasi napakasiloso ko sa gamit and ayoko nang may nangingilam ng ano, sinelas ko, ganun. Yung gamit ko, bag ko, naman. Kaya ako natutong magpadlock. And then, siyempre, sa pamilya din namin, meron tayong tiyatawag na favoritism, merong iba-iba ugali, merong malikot ang kamay. Doon ako galit-galit. Hindi ko siya arrive na kasama sa bahay. Yung malikot ang kamay. Although naman, sa bahay namin, kahit kami magkakapatid, ano, siyempre, nagagawa din namin maging malikot ng kamay. Mama, ako nilang ginagalaw mo yan. Siyempre, nanay ko, ganun magsalita. Malikot ang kamay mo, ganun. Pero ako talaga, ayoko ng ano, gusto ko nagsasabi. And, ayun nga, kasi, nung bata ako, ayoko, ang para bang sa akin, hindi ako nabili ng gamit nung ako'y nag-edad na ng grade 5, grade 6, first year, second year, third year, fourth year. Parang nahiwalay na ako sa, yung totoong nahiwalay ako sa nanay ko. And then doon ako tumin sa lola ko. And yung mga gamit ko, asin talaga hindi ako makabili.
Tapos naiingit ako sa pinsan ko dahil yung pinsan ko kompleto sa gamit, ang dami ng damit. Tapos sabi, nakakarinig ka ng salita na yung pinsan ko naman okay magpahiram, pero yung siyempre yung sa side nung tatay nila, ay ano, may magulang ka, hindi kayo makabili ng gamit, parang ganun. And then pag nag-iipon ako ng pera, ano, nag-aalkansiya din ako para bang hindi din napapabunta yung gusto kong bumili ng gamit, napapabunta sa ibang bagay. Kaya bantang punta po ako noon, magkakasakit ako, pambili ko ng damit ito pero magkakasakit ako. Tapos, ano, magkakaroon ng ibang mga bagay ng gastusin, parang yun. Ako kasi gusto ko talagang pumorma ng maayos na forma. Body akong pumorma kung body yung talagang susuotin ko. Pero pag nakatama naman akong pumorma, siguro may pagyayabang din naman ako sa tintindigan ko. Yung itsura ko, kung mataba ako, di medyo maisis naman ang figura o ano, yung figura tsaka yung ano, yung tawag dito, nakapostura. Kasi siguro wala lang naman ako maisuot ng damit na maayos, pantalon na maayos, short na maayos, sapatos na maayos. Kaya ang tingin, basta sa makapagsuot na lang ako. Pero kung pabango-pabango lang, first time ko magkaroon ako ng matinding mamahaling pabango. Yun yung bigay sa akin ng girlfriend ko na taga doon siya sa Australia. And then, after noon, ninakaw din yun yung pabango yun. Doon ako matinding magalit. Talagang gustong-gusto ko. At kilala ko pa yung nagnakaw. At kaya ako galit-galit talaga. And then, talagang napatawad ko din doon. Pero umulit na naman, nagnakaw na naman. Kaya talagang sabi ko, itong taong to, hindi marunong makakilala ng ano. Kaya sabi ko, ano eh. Kaya doon ako matinding magalit. And then, ano talagang sabi ko, minsan, gusto ko mambuli din sa anak niya eh. Parang ano, pero sabi ko masama naman yun. And hindi na yung karapat dapat kasi wala naman kinalaman yung anak doon sa tatay yan. Nagalit-agalit ako. And then, ayoko talaga. Kasi ako, pag nagbigay ako ng gamit, bigay na bigay talaga. Para din ako yung ano, iipunin ko muna tapos lahat na. Kaya doon sabi ko, ano, yun yung ugali na meron ako. So, yun lang naman for the vlogging story. Sa video to, yung masama-masama comment, mabuti ko lang. Pinagkaiba yung pabag ko yung sa my channel. Bye!